Hello, Soundtech. Hello, Soundtech. Hello. Please subscribe and click the bell. Hello guys, magandang gabi kung gabi at magandang araw kung araw. Nandito naman po tayo at magtuturo ng pagre-repair. Meron akong nabili, ito grand video, okay. Binili ko ito sa tao. Mura lang niya ipinagbili sa akin kasi nga hindi gumagana. At the same time, hindi rin gumagana sa remote microphone. Ito, so kahit anong gawin ko dyan, hindi siya nagtitipa, oh. Ito nga yun, oh. So sabi dyan, select a song, pero hindi siya nagsiselect a song. See? Pero itong remote, gumagana to. Pagka nag-type ako ng number, so gumagana siya. Nagkahanap tayo ng kawan ng ang song. Cancel. Tignan natin. 1 3 6. Yan. Tulad niya, no? Yan na. So, patutunogin ko. Start. Na saglit wala, type ulit tayo, start. Okay, may tunog siya dyan. Okay, so may power na siya kahit cancel ko dito. Hindi tumatalab, oh. Mag-hello ko. Hello, 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 hello. Wala din. Okay? So, ito yung titingnan natin kung bakit hindi ito gumana dito sa unit. So, gumagana siya dito sa remote. Napapahina ako yung volume ng music. Pero, dito sa microphone, dito, hindi ko siya mapagana. Ito, volume to. Wala, hindi tumalab, oh. Kahit i-cancel ko dito, hindi tumalab. Okay? So, ito yung ipakikita ko sa inyo kung paano re-repairan. Okay? Okay, let's do it. For rechanneling, select menu. Scroll sideways. Then select config. Scroll down. Go to system setup. Choose version. Type 1 to 8. Then go back to channel 1. Lastly, press start. Power off and on the main unit to save changes. Then power on the microphone. Hello, hello. Hello, 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 sound, hello, 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 sound, hello, 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 sound, hello, hello,
Hello, sound check, hello. So kahit na ayos na natin yung indicator ng unit, kung mapapansin nyo pag pinatay ko ito, mawawala yung green indicator. See? So, pag binuhay ko, mayroon uli. So ganun din doon. Pinatay ko. Nga. See? Binuhay ko. Yun. Yung mic. Okay? So, ang problema. Hello, hello. Wala pa rin siyang sound. So, titignan naman natin yun yung voice coil niya. Okay? Tingnan natin kung ilang ohms meron ng voice indicator. Voice coil, I mean. So, i-set up natin sa ohms. So, ito kasi kahit na magkabalik na ang check ng problema. Dahil ohms naman to at saka voice coil lang to. Okay? So, mostly kasi ang dapat na ohmmeter nito o a value ay aabot ng mga 590 or 600 ohms. Pero kung ito ay bababa doon, malamang may diferensya na yung voice coil niya. Maaaring sunog na. Okay? Tingnan natin. So ito ko kasi nakakuha ito sa mega ohms. Okay? Kaya kapag nakaset up sa mega ohms, of course, yung point niya, ohms pa rin, pero hindi siya kilo ohms. Okay? Ang kilo ohms kasi ay dito sa kaliwa, 1 something. Yun ang kilo ohms. Pero kung point something lang, yun ay ohms lang. Wala. Mababa. So may depekto na yung kanyang voice ko. Kung may tama lang akong wire dito, i-rewind ko to. Pero dahil sa wala, papalitan na lang natin ito ng voice ko. Okay? So, ngayon alam nyo na ang depresya. Alam nyo na kung paano mag-set up ng microphone sa unit. Yun po yung tinatawag natin yung rechanneling. So, hindi porket hindi siya tumunog or hindi siya mag-connect doon sa unit, ay may depekto na yung hardware. Hindi po yung gano'n. Minsan, kailangan natin i-rechannel. So, na-rechannel naman natin. Kaso ang problema, mahina siya tumunog. So, meaning, may depresya na yung kanyang voice ko. Ay, kita ko sa inyo kung paano palitan ang voice coil. Meron ako na ako ang sample dito. Ito na ako doon sa dating video okay. Tingnan natin kung ilang ohms to.
So meron siyang 691 ohms. Ito compatible to dito sa ginagawa nating microphone. Okay. Pansamantala ay hinang natin dito. Okay, hingin nga natin. Try natin. Okay. Hello, hello. Ay siya. Hello, 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 sound check, hello. Hello, sound. So, okay na siya. So, ibig sabihin, gaya na sinabi ko sa inyo, ito, may diferensya na yung voice coil. Kaya hindi na siya masyadong malakas tumunog. Pero dahil sa pinalita natin ang bagong voice coil o bagong mic, para lang may ipakita ko sa inyo na may diferensya yung ating voice call. So ito, okay na siya. So tingnan natin kapag lagyan na natin ng sound yung video, okay? Hello, hello, sound check, hello. Hello. Huh? Hello, sound check. Hello, hello, sound check. So, okay na. Tumutunog na. Yeah. So, yun lang guys. May turo ko sa inyo bago nating tutorial. So, ganyan lang po yung pag re-repair ng mga ganitong klaseng video. Okay. Okay. So, sana po ay patuloy nyo po ang tangkilikin. Bagamat hindi ako palaging nakakapagpakita ng ganitong klaseng video ay pagpasensyahan nyo na ako dahil minsan kasi wala rin akong makitang mga, you know, mga equipment o unit para ma-share ko sa inyo. So ngayon kasi nakagaya na sinabi ko kanina na nakabili ako ng video, okay, sa tao, mura lang siya, kaya lang hindi nga siya gumagana sa microphone na ito. At ito nga, ipakita ko na sa inyong pamamaraan kung paano ito i-fix. Kaya sana may natutunan kayo. So maraming salamat po ulit sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat. So, nagpasya akong gamitin na ito kaysa bibili pa ako ng tamang parts dito. Ito naman kasi voice coil lang eh. So, ang nagdadala lang talaga dito sa microphone ito at voice coil. So, pag maganda naman talaga ang rewind at umaabot naman sa tamang ohms, gagana yung microphone. Kaparehas din ang original. Ito ay yung sa video, okay. So, ito naman na yung kinuha ko sa ibang local na video, okay. So, mumurahin.
Pero gumagana siya at tama naman yung kanyang ohms. Okay? Tama naman yung value niya. So, try natin kayatin to. So, binuksan ko ito guys para may pakita ko lang sa inyo na ang part ng voice coil niya, iba ng kulay. So, pakita ko sa inyo ha. Fluffy natin. Ito yung dahilan kung bakit hindi siya tumunog ng malakas. Dahil, iba na ang kulay ng parte ng wire niya. Pakita ko sa inyo. Ito. So, kung mapapansin nyo guys, dun sa parting taas, medyo mapula na siya. So, meaning, may sunog na siya. Okay? Oh, kaya hindi na rin siya tumunog talaga ng malakas. So, itong wire na ito, tupok na ito eh. Kumbaga sa kuwan, sa kuryente, masyado na itong nakuhan, nababad. Ibang klase kasi ito, magnetic wire kasi ito eh. Kapag ang magnetic wire, masyado na nababad. Masyado na uminit. Nagdidikit-dikit na sila. Nagko-connected na sila sa kapwa wire nila. Kaya nagkakaroon nga ng grounded. Pag nagkaroon ng grounded, ayun, hindi na nga siya matutunog na malakas.